every group at one point or at even several points of its life encounters problems. There are even times that these problems are created by their very own successes, not necessarily by their failures. What do we do when we meet these problems? Whether that be our families, our associations, our church groups, the barangay, business ventures, or other organizations. The experience of crisis can drag the group down or can also be a great push for growth. Hindi rin naiiba ang simbahan sa kalagayang ito. Kahit na ang simbahan ay hindi lang isang organisasyon or institusyon tulad ng ibang grupo, siya rin ay nakakatagpo ng krisis, ng problema. Isa sa mga ito'y nakasaad sa ating unang pagbasa, isa sa mga unang krisis na kinaharap ng mananampalataya. Ang ganda ng samahan ng simbahan noon, nagkakaisa sila sa diwa't puso. Walang mahirap sa kanila dahil sa wala namang mayaman. Ang mga may-ari, tulad ni Bernabe, ay ipinagbibili ang kanilang bahay at lupa at ibinibigay ang pinagbilhan sa mga apostol na sila naman ang nagbabahagi nito sa mga nangangailangan. Ang pagbibigayang ito ay hindi sapilitan. Kusang ginawa ito dahil sa naniwala sila na sila ay tunay na magkakapatid at nagbabahagi sa bagong buhay na ibinigay sa kanila ng Espiritu Santo. If they are one in God's Spirit, why can't they be one in supporting each other even materially? Because of this way of life, many joined the church. The church grew not only because of the message preached by the apostles, but also by the witness of life that the members of the group show by living a life of communion. Ngunit, nangyayari na ang success ay ang nagiging dahilan sa ating mga problema. Ganyan ang nangyari sa simbahan. Dahil sa napakarami ang sumali, hindi na magampanan ng mga apostol ang mga gawain. Kaya nagreklamo ang isang grupo, ang mga Hellenists, ibig sabihin ang mga miyembro na nagsasalita ng Griego, na ang mga balo nila ay hindi natutulungan tulad ng mga balo ng mga nagsasalita ng Ebreo. Unfair ang sinigaw nila. May favoritism. Hindi biyan din ang daing ng mga grupo kahit na sa ating mga pamilya. Unfair! Bakit siya lang ang napapansin ni Lola? Bakit sila lang ang nakakatanggap ng gift certificate o ng bigas at hindi kami? Bakit sila ay work from home at kami ay papasok pa sa opisina? Malaking problema. Nasisira ang harmony ng samahan. Maganda ang ginawa ng leadership ng simbahan. Kinilala ng mga apostol na may problema. They recognized that there is a problem. No crisis can be solved if it is not first of all recognized. Yan ang nangyari sa coronavirus. Lumaganap ito ng mabilis sa ibang mga bansa kasi hindi agad kinilala na ito'y isang malaking problema. Nagpabaya sila. Ganun din, marami nagbibingi-bingihan, marami nagbubulag-bulagan sa mga problema ng grupo. The apostles recognized there was a problem and they did not blame anybody.
They accepted the responsibility. Hindi na namin kaya nagampanan ang gawain ito. Marami na ang paglilingkuran. Nagsuggest sila ng solution. Hindi namin magagawa ito, pero dapat hindi pabayaan ang magandang gawain ng pagtulong sa mga balo. So they created a new ministry. This work is to be given to others. They delegated the job. They delegated because they were able to prioritize their own responsibility. Magdasal at magpahayag ng salita ng Diyos. There are so many things that we can learn from here. The apostles did not only recognize the problem, they offered a solution. Oh, there are so many people who just point at problems but make no effort to find solutions. They look for problems and blame others for them. Inako ng mga apostol na hindi na nila kaya, kaya pinaubaya sa iba. Hindi naman maaaring pabayaan ang gawain ito because the work of charity is essential to the church from the very beginning. In fact, it was one of the works of Jesus. He went around doing good, taking care of the needs of others. So, the apostles set up the ministry of the diaconate. That is, the ministry of service. Service at tables. Pagbibigay ng sustento sa mga balo. We see here that from the very beginning, the church has already been taking care of the vulnerable members of society. The apostles were able to delegate because they were able to prioritize what is proper to them. Kinilala ng mga apostol ang kanilang limitasyon at ayaw nilang maiwanan ang mga gawaing mahalaga sa kanila, ang pagdadasal at ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nabibigyan pa ba ng priority ang mga ito? Lalong-lalo na sa ating mga kaparian? Do they take time to pray? Do they take time to study the Bible and prepare their homilies? Minsan lang nangyari sa akin na sa pagdalaw ko sa isang parokya at tinahanap si Father, ang sagot sa aking sa opisina, Bishop, nasa chapel po, nagdadasal. Saan busy si Father? Nandoon nagkakanvas ng semento para sa construction. Nandoon nagbabudget ng mga gastos sa opisina. O nandoon nakikipag-usap sa barangay. The priest is busy with a myriad of things which are also important to make the parish run. Because probably, he is not able to delegate these activities so that he can pray and know the Word of God. Or there are no lay people who can help him and be entrusted with his jobs. Now, we are adjusting many things to make our churches safe when we will be allowed to make our religious services. We will be looking for younger people to volunteer in the church. Marami sa masisipag nating mga volunteers ay matatanda na, na ipinagbabawal munang lumabas. Will we get enough young volunteers? Baka naman pagdating ng araw, si Father pa ang magdi-disinfect ng mga upuan. Magandang sabihin, Father, ako na muna dyan para makapagdasal ka. Kung mas matapang pa, sasabihin, ako na muna ang gagawa niyan para makapaghanda ka ng homily mo. Minsan, mahirap din kumuha ng mga volunteers dahil sa marami tayong requirements sa kanila. Ano ang qualifications na magiging deacons? Sinabi ng mga apostol,
select among you 7 reputable men filled with the Holy Spirit and with wisdom. The qualifications ay hindi ano yung alam niya, ano yung kanyang experience, ano yung kanyang pinag-aralan, pero mga inner qualities. An honorable man, isang maaasahan, isang may integridad, hindi kilalang masama, full of the Holy Spirit and wisdom, ginagabayan ng Espiritu ng Diyos at hindi ng Espiritu ng mundo, na tinatawag ni Pope Francis the Spirit of Worldliness, at may karunungan na hindi galing sa pag-aaral, ngunit galing sa karanasan. Inner qualities are important to serve the church. It was the same at the job interview of Jesus to Peter by the shore of Tiberias. Jesus gave him the commission to feed his flock only after asking him, "Do you love me?" And getting the assurance of Peter's answer, "Yes, Lord, I love you." Para kay Jesus, mahalaga ang pag-ibig. Pag-ibig sa Kanya. Kapag mahal si Jesus, handa tayong maglingkod sa Kanyang simbahan. The selection was done by the community. They presented the 7 whom they chose, and these the apostles ordained by praying over them and laying their hands on them. Last Sunday, ito po ay World Day of Prayer for Vocation. Ang Diyos ang tumatawag. Siya ang nagbibigay ng bokasyon. Pero sana kasama ang komunidad sa paghikayat sa mga candidates. Have we invited someone to serve the Lord? Even not as priests or religious, even just as parish volunteers. Ngayong nangangailangan tayo ng mga bata pang volunteer, dapat tumulong tayo sa panghikayat sa mga kabataan na mag-serve. Marami dyan na pasiga-siga, parang maton, pero kung imbitahan, ay sasagot naman, willing naman na mag-serve. Bring them forward so that the church can form them and commission them for the many services that we need. Marami ang gawain ng simbahan. At mahalaga ang misyon ng simbahan. Kaya tutul tayo sa pamahalaan, sa desisyon nila sa IATF na ipapahuli ang pagpayag sa religious activities. Binuksan na ang bangko, ang mga tindahan, ang mga salon, pinayagan na nga ang pagmimina at hindi pa ang simbahan. Itinuturing lang ito kasabay ng concerts, movie houses, at iba pang entertainment. No, the church is not entertainment. The church services are essential services. Why so? Because the mission of the church is to bring us to where Jesus is. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Ibig ko na kung nasan ako, duroon din kayo." Ang misyon ng simbahan ay ang misyon ni Jesus, na dalhin tayo sa Ama. No one comes to the Father except through me. Ang misyon ng simbahan ay ipagpapatuloy ang gawain ni Jesus. Jesus affirms, "Whoever believes in me will do the works that I do." Sa government paper, isa sa mga principles na nakalagay doon is to bring about physical, mental, and psychological resilience of the people. Ang gawain ng simbahan, ang religious activities, ay nakakatulong upang magkaroon ng mental and psychological resilience ang mga tao. Kaya ito'y essential service na dapat payagan na kaagad ng pamahalaan. Ayon din sa mga sapat na tuntunin sa ating physical distancing. Sana mga kapatid, sa krisis na ito ng coronavirus,
at sa dahang-dahang pagbubukas ng simbahan ay mas malakas tayo, masigasig at masigla. Tulad ng simbahan sa Jerusalem, the word of God continued to spread and the number of the disciples in Jerusalem increased greatly. Ito po ay mangyayari kung hahanapin natin na ang krisis na ito ay tulad sa paghaharap ng unang simbahan sa kanilang problema. Pagkilala sa problema, paghahanap ng solusyon at hindi pagbibintang, pag-create ng bagong ministries, mag-delegate sa mga tao na gaganap dito, at pag-prioritize ng mga leaders ng mga trabaho na mahalaga sa kanila, at pagbibigay ng tiwala sa mga taong kasama ng komunidad na pumili. Huwag natin pabayaan ang simbahan. Mahalaga ang gawain ito at ito'y simbahan nating lahat.